Okay, mga kaubas, magandang umaga at magandang araw sa ating lahat. Ngayon, ipakikita ko sa inyo yung pagtatanggal ng side shoots doon sa ating Catawba Grapes Cuttings. Yung side shoots kasi, yan yung parang ore, yan yung sucker doon sa mismong cuttings natin. Kasi ang nangyayari doon, naagawan niya ng paglaki yung ating Catawba Grapes Cuttings. Supposedly, ganito. Yan. Ito. Ang nangyayari kasi rito, hindi makaalagwa to, hindi makalaki. Kasi may mga side shoots. Yan. Yan yung tinatawag na suckers. So, ang gagawin natin dyan, tatanggalin natin, gugupitin natin. Para ito lamang, itong mas malaki na ito, ang medyo lumaki. No? Ang gagawin lang natin dito, gugupitin lang natin. Ayan. O yun, lumipad. Ayan. So, ito yung mga suckers, side shoots. Ito, ito yung natanggal ko. Ayan. Dito siya sa ilalim galing. So, ang nangyayari kasi rito, namamatay yung dulo, kita nyo. Hindi makaalagwa. So, tatanggalin natin yan. Yan. Para ito na lang yung tutubo pataas. Ito. Ang nangyayari kasi rito, dito, panay ang lago. Pero dun sa pinakamismong taas natin, hindi makalago. No? Yan. Yan, ito pa. Ito pa. Tingnan nyo. So, ito yung suckers. Yan yung suckers. Tanggalin natin. Yun. Di ba? Ang edad nito, nasa 30 days na. So, another 30 days o 1 month na bago natin ito i-release at bago natin i-direct transplant. Pag ni-release natin ito o naibenta natin, ang ginagawa ko, sinasuggest ko sa kanila na pwede nang i-direct transplant. No, ganun ako mag-release ng grapes cuttings kapag ibinibenta ko. Yung ready to transplant na sa lupa. Yan, ito pa. Tanggalin natin yan. Kita nyo, side shoots o suckers. Yan. Di ba, wala naman kasi. Yan. Ito, katulad na ito. So, tanggalin lang natin yung talbos. Yan, dalawa yan. Tanggalin natin yung talbos. Kasi before, napansin ko rin, nung hindi ko tinatanggal yung mga side shoot o yung suckers, ang daming nagsusulputang mga side shoots. Ang nangyayari nga, hindi makagapang na malaki. At saka unhealthy o payat yung nangyayari dun sa cuttings natin. And then, kapag itinanim mo rin siya from direct transplant at maraming side shoots, hindi nga makagapang na malaki. Payat. No? Mas maganda kasi, tanggalin na lang natin yan para isa lang yung pupuntahan ng nutrients ng ating ubas, no? Pataas. Ano pa tayo? Sobrang lusog ng ating ubas. O, yan pa. Tanggalin natin yan. Yan. Side shoots. Huwag kayong manghinayang na tanggalin nyo to. Kasi nga, kita nyo ang lago sa baba. Pero naagawan siya, tingnan nyo. Naagawan, hindi siya makaalagwa kasi nga nauunahan siya dito.
tanggalin natin yung mga suckers. Then, may mga butas. Ibig sabihin yan, may insekto. So, tanggalin na rin natin. Ito. Daming suckers na ito. Tanggalin natin. Ganyan ang pag-maintain ng grapes cuttings. No? Hindi ba ang tricycle? So, ayan. Yan yung maliliit na side shoots or suckers na nakakapagpabagal ng paglaki ng ating grapes cuttings. Kailangan matanggal nyo yan. No? Ayan. Side shoots. Again, ang kagandahan kasi ng pagtatanggal ng shoot thinning, yun nga, malusog, katulad, nagiging malusog, katulad nito, ang dami. Ayan. Tanggalin lang natin. Bago ko makalimutan, huwag niyo munang please like and subscribe yung aking YouTube channel na Backyard Grapes Farming, mga kaubas. Ito. Pagka gantong kaliliit, ito, ay tirisin niyo na lang. Para ito lang yung magtutuloy. Ito. Yan. Dalawa siya. So mamimili lang tayo. Tanggalin natin yung isa. Yun. Dalawa yan, tinanggal ko lang yung isa. Kasi, ayun o, may panibago ng bad breed. Tandaan lang, baka mamaya magkamali kayo ng putol. Sayang. Tanggalin na rin natin yung banting baba. Oh, diba?
nawala na yung mga suckers. Pinitrim na natin o sinaside shooting. May dalawang bad break ng bulaklak. Nakita nyo? Ayan. Pero wala, malalagas din yan. Katulad nito. Bulaklak ito pero kusa nang naglalagas. Kusa nang natutuyo. Hanap pa tayo dito sa pagkakita. Kita nyo itong kaibahan nito dun sa ibang tinanggalan ko ng suckers. Ito walang suckers. Walang ano, wala tayong dapat itining. Kita nyo, dire-diretso. Nagkakaroon na siya ng unti-unti ng tendrils. Yan, oh. So nga pala, after 60 days, magkakaroon na yan ng tendrils. Yan. And then, ang ideal na pagta-transplant na ito, kailangan may anim na dahon, no? Ito, bilang kayo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 na to. So, ibig sabihin niya ito, pwede na siyang i-direct transplant, no? At may tendrils na. Ayan. Lusog. Ang ginagamit ko rito ng fertilizer, yung FFJ o yung fermented produce. Hindi ko pa siya nilalagyan ng synthetic fertilizer katulad ng triple 14 at urea. Baka ang mangyari dito eh matuyo o madaybak, sayang. Ito yung mga natanggal nating suckers. Yan. Yan yung mga suckers. Tinanggal lang ko siya at the age of 30 days old. Yung mga suckers na to. Yan. Then, tapon lang natin. Ang lulusog niya. Although, may mga na-die back. Galing yan sa likod. Medyo na-expose sa araw. Lusog niya. Mga October, second week October, pwede ko nang i-release to. May mga kausap na rin ako rito. Gusto nilang mag-alaga. No, pag na-i-deliver ko na to sa kanila, i-video ko rin para makilala niyo yung ating mga kaubas. Yan. No. Then, update ko rin kayo doon dito. Yan, i-update ko kayo dyan. Tiyala mo, ano. Yan, i-update ko kayo rin dito. May mga cluster na yan. Yan. Kaya lang, yung pagkakaroon ng cluster, medyo bungi-bungi. Pangit yung kinalabasan, gawa ng bagyong Kiko at bagyong Julina.
Yan. Okay. Hanggang sa muli. At maraming salamat at mabuhay tayong lahat, mga kaubas.